Good morning po again mga kababayan, Ma'am Sir. Today po is October 11, 2020. So, andito naman po tayo para mag-share sa inyo ng isang napakasimpleng lutuin po. Napakamura at masustansyang ulam po. Ito po yung simple, hindi na pagtutuunan ng pansin. At sabi ko nga po, ang isineshare po namin sa inyo ay yung mga simple pero masustansya at masasarap at napakadaling iluto pa po. At ito po, most especially, napakamura po at available po sa atin. Halos lahat ng palengke, mall, at sa ating mga kapaligiran ay nakikita po ito. So ito po, ang simpleng inihaw na talong. So ito lang po yung ating mga gagamiting sangkap. Ayan po, nangibabaw yun po ulit yung ating sili sapagkat sabi ko nga po, tayo po ay mahilig sa maanghang. Sa mga hindi po gaano kumakain at hindi mahilig po sa maanghang, alisin nyo na lang po yung sili. So ayan, sibuyas. At wala na rin po tayong luya, kaya wala po tayong luya. Pero mas masarap po yan kung may luya. At dalawang kamatis na lang po yung natira. So mas masarap po yan pag medyo marami pa pong kamatis. So ayan na lang din po yung ating natira. So first, ang gagawin po natin, unang-una, iihaw po muna natin yung talong na yan. At kapag ka, habang pong iniihaw yung talong na yan, ay islasin na rin po natin itong ating mga panangkap. So, ang iluluto, take note, ang iluluto lang po dito ay yung talong. Yan lang po ang iihaw natin. Yung mga panangkap po, kamatis, mga luya, sibuyas, sili, ay sariwa na po yan. So, sa lilinisan na po natin yan, I mean, nalinis na po natin yan. So habang iniihaw po natin yung talong, ay i-slice na po natin yung ating mga gagamiting ricado. So yan po, naluto na at na-slice na rin po natin yung ating mga panangkap. Sabi ko nga po, yung kamatis na yan ay kulang, ayan po, konti po. So yung talong, ayan po yung talong. So kung napapansin nyo po, ayan po ay umuusok-usok pa. So, isang tip po, ang sinasabi ko po, na kapag ka nag-iihaw po kayo ng talong, ay balatan nyo po agad-agad habang mainit po. Ayan po. Para yung amoy sunog po ay mawala po. So, yan po ay isang taktika at technique na ating isineshare po sa inyo. At tandaan po, huwag isasawsaw sa tubig. Magiging maalat-alat, anong tawag dito, may tawag po kami sa Pangasinan dyan, so hindi po siya maganda, hindi po magaganda yung kanyang lasa. So tiisin nyo po, habang binabalatan, dapat ang isawsaw nyo lang po sa tubig ay yung inyong kamay. So huwag nyo po siyang huhugasan para yung kanyang taste, yung kanyang lasa po talaga ay hindi mag-iba. At ayan, habang mainit pa po, ayan, halu-haluin na po, ihalo na po yung mga sangkap para yung lasa mapunta po lahat sa mga sangkap, yung lasa na, kasi yan po yung mga sustansya, ang enzyme po, para sabi ko nga po, madagdagan yung enzyme pati yung mga kamatis na yan. Sapagkat ayon po sa pag-aaral na kapag ka mapainitan ang kamatis na yan, mas nagmumultiply pa po yung kanyang enzyme kampara po dyan sa hilaw. So, pabalik po tayo mamayang onte pag nakahalo na po ito. So, ayan, tapos na po. Ayan. So, sabi ko nga po, ang katambal nito mas maganda po sana kung may nilagang itlog. Pero sabi ko nga, iwas muna tayo sa itlog sapagkat kahapon ay kadalawang itlog po tayo. Na hanggang ngayon, ayan, may tira pa po yung ginisang talong na may dalawang itlog po yan. So, kakainin pa rin po natin kasi yan. Kaya hindi na po tayo naglagay ng nilagang itlog dito. Pero mas masarap po to, katambal nito, may nilagang itlog po. Sa inihaw na talong, na ang tanging niluto lang po dyan yung inihaw nga na talong, tapos lahat mo ng mga panangkap, kamatis, sibuyas, sili, pero maganda po yan kung may luya, ay lahat po yan hilaw. So mas maganda po na hilaw po yan, mas masarap po, mas malasa po siya. So ayan, at optional, kung gusto nyo pong patakan ng mga mantika, mga ordinaryong mantika kung gusto nyo, pero mas madabes kung mayroon kayong olive oil, pero optional lang po yan. Mas malasa po kapag ka pinapatakan po siya ng mantika. Pero kung ayaw mo nyo naman po ng may mantika, masarap na rin po yung ganyan. Masarap na po yan. So maraming salamat po hanggang sa ulit. Uulitin po. So sabi ko nga po, ito ay napaka simple at napaka mura at napaka mabitamina at napaka daling gawin po. Na ito po, napakarami po ito sa atin. Nasa kapaligiran,
nasa halos lahat ng palengke, na siya yung pinakamura po kung tutuusin po sa lahat ng mga gulay. Kapag talagang panahon niya, kamatis, saka itong talong, napakamura po yan. Halos ipahingi na lang po yan, at in fact talaga, sa ibang mga place po talaga, nahihingi lang po talaga yan. So ito, napakasimple po at napakamasustansya. So sana po may natutunan po ang lahat. So iwas-iwas na lang po muna tayo sa karne. Opo, talagang masarap naman po talaga ang karne. Kumakain din po talaga kasi tayo ng karne. Pero sabi ko nga po, ang lahat po ng mga masasarap, tulad nga po ng karne, may hindi magandang na idudulot sa ating katawan. So try nyo pong subukan ang ganitong mga simpleng mga pagluluto po ng ulam. At tsaka po, magugustuhan hindi lamang po sa atin, pero pati po sa ating mga chikiting. Pero sabi ko, tanggalin nyo na lang po yung sili, hindi po yan pwede sa ating mga chikiting. Maanghang po yan, so, hindi po pwede sa kanila yan. Sa akin lang po yan, sineshare ko lang po yan dahil panlasa ko po, kakainin ko po kasi ito. Mahilig po tayo sa sili. So maraming salamat hanggang sa muli pong aming pagdidemo. So antabayanan nyo po at marami pa po kaming maishare po sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay at panonood po at pag-join or pag-subscribe po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please naman po, subscribe po kayo. Salamat po. God bless po to everyone. Pagpalain po tayong lahat. Ingat po tayong lahat. God bless po. So napakadaling lutuin po at napakadaling gawin lang po ito. Ang tanging niluluto po yan ay yung talong inihaw. At habang iniihaw po yung talong, ay hinihiwa na rin po yung kanyang mga panangkap. So napakadali po. Hindi na po aabutin ng 5 minutes. At take note, pinaka-tip ko po, sinasabi ko po sa inyo, huwag nyo pong huhugasan ang talong kapag tapos nyong ihawin. So balatan nyo po siya habang mainit. Pagkatapos na, pagkaalis nyo po sa apoy, ang tanging hugasan nyo po yung kamay nyo sapagkat talagang mainit naman po talaga yan. Huwag nyo pong hugasan para yung lasa niya hindi po mawala. At yung amoy ng yung parang nasusunog, hindi po mapunta mismo dyan sa talong. Sapagkat pag hinugasan po yan, mag-iiba po yung lasa niya. So maraming salamat po. God bless po to everyone. Ingat po lagi. Paalam po.